Ano na sabi rito ni ano, may nagsabi diyan eh. Sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Dalabas ang kwento natin na yan sa mga susunod nating pagtatanghal. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan. Ha? Ng mga hired killer, yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Oh, alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si... Ano yan? Si Ochoa? Hindi ba? Tinatanong natin nung wala pang eleksyon eh. Kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun eh. Oh, bakit ka ko si Ochoa eh hindi nababanggit ang pangalan? Di ba? Eh samantalang ito ang pinaka number one isinusuka sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan. Yan si Paquito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Ha? O bakit? Eh kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. O, noon pa, magkakasama na sila. Yung ang pangalan ng kanilang kung tawagin ay Most, M-O-S-T. Puro yun apelyido nung mga abogado ng law firm, mga kaibigan. O, sipin mo, sila-sila rin ang humahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Pagka, eh, alam nyo na eh, tinanin nyo ngayon, no? Ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito. Yeah, si Robin Padilla, ang papel lang niyan, sumunod maging bantay nila Digong nyo. At yan ang kapani-paniwala kasing pwede nilang ipagmalaki na nanalo kasi kilalang tao. Pero hindi nila may paliwanag eh. Ito tanong ko. Ito paliwanag nila. Si Robin Padilla, alam nating lahat, iboboto yan ng mga tanga. Diba? Ng mga bobo. Boboto yan eh. Tanggap na natin yan eh. Mananalo. Kasi marami yan eh. Gremlin yung mga yan eh, mga kaibigan eh. Yung mga lasenggo, yan. Yung mga wala, yung mga taong malayo sa katwiran. Ha? Iboboto yan. Pero, nag-number one eh. Nasaan ang question? Dun sa nag-number one siya, mga kaibigan. Paano mong ipaliliwanag yun? Ibig mong sabihin, pati matitinong tao, ibinoto yan. Bakit? Ano nakita nila riyan? Ha? Si Robin Padilla ba nakita ninyong umikot? Ha? Hindi naman gano, di ba? Ni walang masyadong advertisement eh. Nakaangkas lang sa ginagamit siya nung iba, di ba? Katulad ni Cayetano, si 10,000 pesos. Oh, mga kaibigan. Oh, mga ha? Yano. Oh, eh. Bakit? Paano nangyari 'yon? Ibinoto ka rin nun? Parang ganito. Nung tumakbo si Lito Lapid 2016 ba? Ha? Na kwan. Hindi 2019 kumandidatong muli na senador, di ba? Yun yung tinatanong natin eh sa resulta nung 2019 elections na kaya pinatutunayan nating hindi totoo yung survey. Oh. Hindi ba sa umpisa ng survey bago yung 2019 elections, laging nasa top 5 si Lito Lapid? Ha? Ayan ha, top 5. Hanggang sa akwan ha, bago mag-election mismo. Oh. Pero pagkatapos ng election, nasan si Lito Lapid? Number 8 eh. Oh, mas mababa ng konti. Nandun siya sa number 8 na pababa, mga kaibigan. Wala na siya rin sa Magic 5. Paano nangyari yun? Bakit?
Kasi po, yung survey, mula umpisa hanggang sa before election, number 5 siya lagi, sa magic 5 siya lagi. Ano nangyari? Bakit siya naging number 8? Eh, dapat naging number 2 siya. O kaya number 3. Di ba? Bakit? Kasi nung panahon na yon na survey ng survey, wala pang black voting. Oh, hindi ko na paliliwanag kung ano yung black voting. Ha? Basta wala pang black voting noon. Oh. Eh, nung election, may black voting na. O, di ba? Ang tendency nung black voting, binoto siya eh. Kasama siya sa ibinoto eh. Oh. Eh, di ba dapat from 5, tumaas pa siya? Yun ang kwa nun eh. Yun ang logic nun eh. Yun ang sintido kumun. Di ba? Eh, bakit bumagsak siya sa 8? Eh, nung nagna-number, nasa magic 5 siya, ano sabi? Hindi, kasi ano eh. Eh, katatalo lang niya nung nakaraan eh. 2016, tumakbong mayor, talo. Tapos 2019, ang taas kagad sa Senate. Oh, mga kaibigan. Ano sabi nila? Paliwanag ng survey. Eh, baka raw ang probinsyano. Sipin mo, ang probinsyano, okay pa rin. Tanggapin natin, halimbawa, ang probinsyano ang naging dahilan. Ito, pinaliliwanag ko noon pa. Oh, ano sabi ko? Kung talagang nakatulong kay Lito Lapid ang, ano tawag mo dyan? Yung, ang probinsyano. Eh, bakit yung anak niya natalo? Kasabay niyang tumakbo noong 2019. Tumakbo namang mayor sa Pampanga. Doon sa Kwan, sa Porak. Eh, ba't natalo yun? Mga kaibigan. Oh, eh, di ba magkasama sila sa ang probinsyano? Oh, kita na ninyo. Ilan doon sa ang probinsyano lumawak sa politika 2019? Talo yung iba eh. Oh, anong sasabihin mo nakatulong yun? Paliwanag nga nila yun. Mga kaibigan. At saka yung Magic 5. Kaya... nakatulong daw kaya nasa Magic 5. O sige nga. Hindi ba dapat nung election tumaas siya? Kasi nakasama siya sa black voting eh. Oh, mga kaibigan eh. Eh bakit bumaba? Ito pa, hindi mo maipaliwanag doon. Sino number 1? Si Grace po o si Villar? Si Cynthia Villar noong 2019. Diba? Lagi, lalabas ang survey, number 1 si Grace po. Susunod, number 1 si... Nagpapalitan sila sa 1 and 2. Mga kaibigan. Oh. Sino nag-number 1 sa kanila? Sipin mo yun, oh. Hindi nagbabago. Mga kaibigan. Tapos si Robin Padilla, ano raw ang gusto niyong itawag sa kanya? Talagang tanga, eh. Mga kaibigan, eh. Hindi naman sa panlalait. Eh, sinasabi ko nga eh, yung mga pinagsasasabi niya, nagdudunong-dunungan siya bago mag-eleksyon, nung pag-upo pa lang ni Digong nyo, hanggang sa bago mag-eleksyon, mga pinagsasasabi niya, eh parang alam niya eh, kaya yung mga tanga, boboto sigurado sa kanya. Kasi sa point of view ng mga tanga, eh matalino siya. Eh tayo, alam natin, di ba? Yung mga nakakaintindi, naintindihan yun. O, lahat ng sinasabi niya noon, hindi pala totoo. Mali pala siya ng haka-haka laban sa Senado at sa mga senador. Bakit? Nung nando na siya, dumuguraw ang tenga niya. Hindi niya raw akalain na ganun. Dapat daw Tagalog. O, gusto niya ngayon, idisenyo yung Senado para sa interest niya. Yun ang lumalabas. Ano, kung hindi mahina ang kokote niyan, pangunawa niyan, gusto niya itawag sa kanya Robin Hood Padilla. Unang-una, eh gusto niya sigurong ipakita na Fernando po siya, mga kaibigan. Di ba? Pero, alam niyo, yung Robin Hood, sa kanto lang pinag-uusapan yun. Yung Robin Hood, pwede lang yun sa bilibid pag-usapan. Di ba? Kasi po, hindi mo pwedeng sabihin yan kung ikaw ay nasa public office.
Hindi niya alam na yung Robin Hood magnanakaw. Ang ibig sabihin nun, magnanakaw. Di mahina ulo. Di ba? Pelikula lang yan eh. Yung si Robin Hood. Di ba ang si Robin Hood ay nagnanakaw? Tapos, ginajustify niya yung pagnanakaw sa pagtulong sa mahihirap, mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? Binibigyan niya ng katwiran. Ayun, oh, merong ano dyan, oh, Leonila Vargas Roperos. Datindaan yan eh, mga kaibigan eh. Ngayon, hindi niya alam na yung Robin Hood, katumbas nun, magnanakaw. Ang pinoportray na papel ni Robin Hood ay magnanakaw. Kaya magnanakaw Padilla, pwede bang gusto niya ba ganun ang itawag sa kanya? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! So madalit sabi, kung tayo man ay merong ibang paniwalang pampolitika, hindi dahil sa ang galit natin sa kanila ay personal. Kaya natin ginagawa ito, mga kaibigan, itong mga pagpuna, eh hindi dahil personal ang galit natin sa kanila, mga kaibigan. Kundi gusto nating mapabuti ang kanilang administrasyon. At kung may magagawa tayong mga katulad nito, dapat nakakatulong ito eh. Hindi ba? Hindi naman nakakapinsala ito eh. Nakapipinsala lang ang pagpuna pag puro magnanakaw na. Ayan, ituturing na nila kasing, ano yan, kaaway ka dahil pumupuna ka. Pero kung ang pagpuna, eh, sa isang, kaya ngayon, di ba, kaya nung panahon nitong si Digong nyo, di ba, pinasama nito media, mga kaibigan eh. Hindi ka na pwedeng pumuna eh, tinakot yung mga media. Oh, mga kaibigan, hindi naman ganun, kahit naman saang lupalop ka ng mundo magpunta na ang umiiral ay demokrasyang bansa, eh malaya dapat na gagamit ng tao ang kanyang kalayaan sa pagsasalita. At sinasabi natin na itong kaming mga nasa media, hindi yung social media, mainstream media ang sinasabi natin, kami ang sukatan ng kalayaan ng karaniwang mamamayan. Kami ang gumagamit o gumagawa ng tungkulin na yon. Kung hanggang saan natin masusukat ang kalayaan na pwedeng ma-exercise ng isang mamamayan. Kaya kapag wala ng media, wala ng bansa, mga kaibigan. Nakasalalay ang kalayaan ng lahat ng mamamayan, mga kaibigan, sa mga nasa media. Kaya hindi dapat pababayaan ng publiko na ang media ay ginigipit. Naninira yan eh. Naninira. Sabi mo lang yan eh. Bakit? Kung naninira yan, di nagdemanda na yung sinisiraan yan. Di ba? Hindi naman troll yan eh. Media yan eh. Alam niya ng ginagawa niyan. Di ba? Kung nasa media ka, hindi naman natin sinasabing walang nag-aabuso sa media. Marami. Iba nga, sindikato pa eh, mga kaibigan eh. Kaya nga, tayo nga ang naglalahad nito sa inyo sapagkat para malaman ninyo kung sino ang dapat ninyong paniwalaan at hindi nyo dapat paniwalaan. Huwag nyo na ako isali ron sa dapat o hindi nyo dapat paniwalaan. Ang importante, merong kayong pagbabasihan. Di ba? Merong kayong matututunan.
mula sa atin. Oh, na maiintindihan ninyo kung paano ninyo malalaman ang mga balita, kung paano ninyong paniniwalaan yung nagbabalita, mga kaibigan. Eh tayo, tapos na tayo dyan, balibalita. Ha? Tayo'y, ano na eh, graduate na tayo dyan, matagal ng panahon, mga kaibigan. Oh, eh ngayon, yun nga, napag-uusapan lang natin, kahit papano, nakasama tayo sa mga pagbiyahe ni Tabaco. Ilang ano yun, ilang biyahe yun, siguro mga anim sa iba't ibang bansa yun. Oh, mga kaibigan, sa mga bobo, marami na namang magtataka niyan eh. 'Di ba? Paano kang nakasama ganyan? Eh, problema niyo na 'yun. Huwag niyo nang ipasa sa amin yung problemang 'yun. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Kami pantay. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, George Garcia. Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na